Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita Ngayon. Tatlong lokal na pamahalaan sa Negros Occidental, kabilang ang La Carlota City at mga bayan ng San Enrique at Hinigaran, ang nagdeklara na ng state of calamity dahil sa epekto ng matinding pag-ulan at pagbaha, dulot ng habagat at ng mga bagyong Ferdi, Jenner at Helen na nakaapekto sa halos 150,000 na individual. Nasa 8,324 na pamilya ang nananatili sa mga evacuation center, habang ang iba'y pansamantalang nakituloy sa mga kamag-anak. Sa pagdireklara ng state of calamity, maaaring magamit ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang quick response fund para agarang makapagbigay ng tulong sa mga apektado ng kalamidad. Patuloy ang koordinasyon ng mga LGU para sa karagdagang aksyon at tulong sa mga apektadong lugar. Hataw Balita Ngayon. Umabot na sa 20 ang naitalang casualty sa buong bansa matapos ang pananalasa ng habagat bagyong Ferdi at Jenner ayon sa Office of Civil Defense o OCD. Hindi patukoy ng ahensya kung nasawi ang mga ito o nasugatan, pero sinabi nilang siyam sa bilang na ito ay mula sa Mimaropa, apat sa Bangsamoro, dalawa sa Zamboanga Peninsula at isa sa Central Visayas. Patuloy pa ang bineverifika ng OCD ang kanilang datos at nakikipag-ugnayan na rin sa iba't ibang ahensya kaugnay dito. Hataw Balita Ngayon. Bahagyang nagkatenasyon sa pagitan ng ilang kongresista sa isinagawang hearing ng Kamara ukol sa pondo ng Office of the Vice President kahapon September 18. Kasunod ito ng pag-iit ni Saguip Party List Representative Rodante Marcoleta na dapat iulat din ng Commission on Audit ang iba pang ahensya na may notice of disallowance sa paggastos ng confidential funds. Sa kabila naman ng pag-alis ng Vice President o ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng pagdinig ng House of Representatives sa pondo ng kanyang opisina, tinuloy pa rin ang hearing at sumentro ito sa confidential funds ng OVP noong 2022. Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am you not. You have been saying things for a while. What? You have been rebuking this committee. You are saying not, that. We are not blaming the Vice President on this. Honorable Marcoleta, we are not blaming the Vice President. One minute suspension is the chair. Hataw Balita Ngayon. Matapang na humarap si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Kamara kahapon, September 18, hinggil sa pondo ng kanyang opisina. Tumanggi itong manumpa dahil hindi naman umano siya witness kundi resource person. Muli ring iginit ng pangalawang pangulo na wala silang maling paggastos ng pondo at political lamang ang nasa likod ng naturang pagdinig. Samantala, sinabi rin ni VP Sara na ang talagang layo ng pagdinig sa Kamara ay para magawa ang nilulutong impeachment laban sa kanya. Hataw Balita Ngayon. Sali mo muna, amigo. Nung pirma ng Civil Security Group na nakatanggap sila ng request mula sa Davao City Police Office upang i-verify kung may nakarehistrong armas ang ilang individual na isinasangkot sa umano'y Angels of Death na sinasabing panakot ni religious group leader Apollo Quiboloy sa mga batang biktima nito. Ayon sa CGC spokesperson Police Lieutenant Colonel Yudisa Gultiano, ang verifikasyon ay sinagawa ng PNP Firearms and Explosive Office. Tumanggi si Gultiano na idetali ang bilang ng mga taong biniverify. Yes, kinukumpirma ko na meron pong request coming from the City Director of DCPO ng mga individuals, list of individuals, alleged lang po ito na member daw ng Angels of Death na kanilang iniimbestigahan sa ngayon. And we received that yesterday, yung request na yon, and the verification is ongoing. Hataw Balita Ngayon. Itinakda na ng Senate Committee on Women ang schedule para sa huling pagdinig
kaugnay sa issue ng illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ayon sa komite, isasagawa ang huling Senate hearing ukol sa nabanggit na issue sa September 24. Bahagi na rin anila ito ng paghahanda na rin sa gagawing transisyon ng komite para naman sa pagsisimula ng investigasyon sa mga kaso ng religious group leader na si Apollo Kibuloy. Hataw Balita Ngayon! Inihayag ng Department of Justice o DOJ na naisampana sa Pasig City Regional Trial Court ang kasong qualified human trafficking laban kay dismissed Mayor Alice Guo at mahigit 10 iba pa kaugnay ng POGO operations sa Bamban, Tarlac. Positibo naman ang DOJ na maglalabas agad ng warrant of arrest ang korte sa non-bailable case ni Guo at naniniwalang malakas ang ebidensya na hawak nila hinggil dito. Now, yung mga cases po na ito ay non-bailable, which is why as soon as the warrants of arrest are out from the Pasig Trial Court, then we can expect to take custody of Ms. Alice Guo despite or if ever she is released already from Senate and if ever she does decide na mag-bail siya doon sa Capas Tarlac, doon sa isang kaso niya. Hataw Balita Ngayon! Inaresto ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang dating officer in charge ng Department of Budget and Management Procurement Service na si Lloyd Christopher Lau sa Ecoland, Davao City nitong Miyerkules, September 18. Sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Sandigan Bayan 1st Division, hinuli si Lau na nasangkot sa maanomalyang formally deal na nagkakahalaga ng 41 billion pesos noong COVID-19 pandemic dahil sa umano'y paglabag nito sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corruption o Graft and Corrupt Practices Act. 10,000 piso lang naman ang itinakda ng Sandigan Bayan na piyansa. Ayon kay CIDG Director Police Major General Leo Francisco, Martes pa umano nila na inaabangan si Lau sa kanyang bahay pero kahapon lang ito umuwi kaya siya nahuli. Lumabas ito kahapon. So kagad ko itong pinaserve. Kahapon nagbantay ang mga tao sa bahay niya subalit hindi siya umuwi. Kaya kanina lang siya na arrest. Kaninang alas 11 ng tanghali. According to him, magbibail daw siya. Kaya siya ay going to the court. Welcome naman kay Senator Risa Hontiveros ang paghuli kay Lau. Ngayong nasa kamay ka na ng batas, aminin na rin sana kung sino nga ba ang mga big boss na may pakana at nakinabang sa korupsyon sa bilyong-bilyong COVID-19 funds. Kailangan managot si Attorney Lau at ang mga kasabwat niya sa pang-aabuso at pagkamkam sa kaban ng bayan. Habang maraming Pilipino ang may sakit, nagugutom at walang hanap buhay noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Hataw Balita Ngayon! Hawak na ngayon ng Balayan, Batangas, Municipal Police Station ng police at driver nito na itinuturing na nasa likod ng pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon. Ito'y matapos na maglunsad ang operasyon ng pulisya laban kina Police Major Alan De Castro at driver na si Jeffrey Magpantay. Sa ulat ng Balayan PNP, naaresto sina De Castro at Magpantay sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Batangas Regional Trial Court Branch 3 sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Hataw Balita Ngayon! Kinumpirma ng Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office na magkakaroon ng adjustment sa billing ng dalawang water concessionaire sa bansa sa susunod na buwan. Ayon sa Manila Water, nakaamba ang kanilang dagdag singil tubig sa darating na Oktubre dahil sa Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA. Magdaragdag ng 3.65 pesos ang mga kumukonsumo ng 10 cubic meters na dating nagbabayad ng 226.50 pesos kada buwan. Para naman sa mga customer ng Maynilad, bawas singil sa tubig ang kanilang mararanasan sa pagpasok ng susunod na buwan.
Para sa mga kumukonsumo ng 10 cubic meters kada buwan ay mababawasan ng 0.83 centavos, 3.14 pesos naman para sa mga kumukonsumo ng 20 cubic meters. At 6.43 pesos para sa mga kumukonsumo ng 30 cubic meters. Hataw Balita ngayon! Natagpuan na ang bangkay ng nalunod na engineer at aide sa Angat River sa bayan ng Baliwag, Bulacan kahapon na si Nestor Torres sumahataw. Hataw Balita ngayon! Matapos ang maghapong retrieval operation ng Bulacan Rescuer nitong Miyerkules, September 18, natagpuan na rin ang mga labi ng dalawang lalaki na nalunod sa Angat River sa Baliwag, Bulacan. Bandang alas 12:00 ng tanghali kahapon nang makita na nakalutang ang labi ng aide na si Dave Mangahas, 24 anyos. Sa lugar pa rin kung saan natagpuan si Dave, bandang alas 4 naman ng hapon nang makita ang 38 anyos na survey engineer na si Roxanne Limus. Halos madurog naman ang puso ng kaanak ng dalawang lalaki nang makita nila ang labi ng mahal nila sa buhay. Ayon sa kanyang may bahay, nagpaalam lang itong papasok sa trabaho pero hindi sinabi na magsasagawa ng survey sa lupang malapit sa ginagawang flood control project sa lugar. Hindi po kasi nagsasabi, basta sinasabi lang po niya may survey sila sa Baliwag. Ganun lang po, Baliwag. Wala pong exact. Po kasi yan pala chat. Nagkukwento lang po siya pag nakauwi na siya sa bahay. Nag-chat po kami, hindi na wala naman po siya sinasabi sa akin. Sinabi lang po niya kung ginaloko yung cellphone niya. Niloloko pa ka po, hindi ka ako. Ang bahaging ito ng Angat River ang nagsisilbing pinaka-boundary dito sa Barangay Makinabang ng Baliwag at Barangay Kambaog ng Bustos naman sa kabila. Ayon sa mga saksi, tumawid umano iyong aide ni engineer pero nanganib ito sa lakas ng agos. Sinubukang umanong sagipin ang kanyang kasama ngunit kapwa na sila nalunod. Ayon sa Municipal Risk Reduction and Management Office, hindi nagpaalam ang dalawa na magsasagawa ng survey sa lugar na kilalang delikado dahil may whirlpool sa bahaging ito ng ilog. Nag-survey sila without coordination sa local, sa kahit sa barangay, na basta sila dumating dyan. Hindi naman nila alam yung terrain na medyo ano dyan, kalanganin talaga. Alam silang idea na delikado yun. Oo, kasi malalim yan eh. Kaya meron ganun eh, parang ipo-ipo. Sa survey po, ginagawa po kasi yung bike, nagsisurvey lang po. Apo, may sinusubok. Ayon sa mga rescuer, maraming beses na rin na may nalunod sa nasabing bahagi ng Angat River. Nakita po namin yung buhok, yung ulo mismo. Nakita nung kasama ko. Sinabi po agad sa akin, kaya agad po namin na tumanong agad po ako para makuha agad. Sa huli, nagpasalamat naman ang pamilya ng mga nasawi sa ginawang sakripisyo ng rescue team ng Bulacan. Nagpapasalamat po kami sa rescue team kasi po nakita po si Daddy. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon! Magsasagawa ng school-based vaccinations ang Davao City Health Office sa susunod na buwan. Target ng aktibidad ang mga zero-dose children o mga batang hindi pa nakatatanggap kailanman ng bakuna. Si Marisol Montaño, humahataw! Hataw Balita ngayon! Target ng Davao City Health Office, napataasin pa ang porsyento ng mga batang fully immunized mula 85% noong 2023 hanggang 90% ngayong taon. Dahil dito, magsasagawa ng school-based vaccinations ang ahensya simula Oktubre, kung saan target ang mga zero-dose children o mga batang hindi nakatanggap kailanman ng immunization. Base sa datos ng CHO, mula sa 37,006 na bata sa Davao, nasa 66.98% o 24,786 ang zero-dose o hindi pa nakatanggap ng bakuna. Layo pa gito sa target, kaya ginapaspasan na mo. I hope na magay plano nga mag-conduct tayo ng big catch-up para katong mga wala na human, among pangitaon sila,
unya magpatabang pud mi sa inyo ha media friends to disseminate the information nga katung wala pa na bakunahan dalho nila sa center katung wala na humanon gyud nila kay bisag maka dawat sila ng first or second dose dili gyud sila completely or fully protected against vaccine preventable diseases so kinahanglan gyud nga tapuson gyud nila ang mga bakuna. Kabilang sa mga bakunang ibibigay ay para sa measles, rubella, tetanus, diphtheria para sa grade 1 to 7 students at papillomavirus vaccinations para sa grade 4 girls edad 9 hanggang 14. Panawagan ng ahensya sa mga barangay ang kooperasyon at tulong na maipalaganap ang importansya ng pagbabakuna ng mga bata. Marisol Montaño ang humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon! Isinusulong na ng Department of Labor and Employment o DOLE Calabarzon Region ang kontra child labor sa rehiyon. Si Christian Lopez humahataw. Hataw Balita Ngayon! Isinusulong ng Department of Labor and Employment o DOLE Calabarzon Region ang programa na Child Labor Prevention and Elimination Program o CLEP sa rehiyon. Meron po tayong advocacy laban sa child labor. Ano po ba yung child labor? Pag sinabi kasi yung child labor, ito po yung mga bata nagtatrabaho na edad 17 pababa. Okay. Basically, ang legal age po ng mga bawat Pilipino ay 18 years old pataas na nagtatrabaho. Ayon kay DOLE Laguna Provincial Office Director Guido Oricio, nakipag-partner sila sa mga private sector para i-advocate ang laban kontra child labor. Huwag po natin pabayaan magtrabaho ang mga bata. Kasi mga bata po ay may karapatang dalawang basic. Sila po yung mga pag-aaral at mga paglaro. Dahil pagdating ng 18 anyos, pwede sila magtrabaho ng legal. Batay sa datos ng DOLE 4A, mahigit 12,000 na mga bata ang namonitor sa Child Prevention and Elimination Program noong 2022. Nasa kabuuan ay may 40,513 na. Dagdag pa ni Director Richo, nagsasagawa sila ng monitoring at pagtatanong sa mga magulang ng mga bata. Pagkatapos sa monitor, anong gagawin ng DOLE? I-refer po namin sila sa mga ahensya na pwedeng makatulong sa kanila, both private and public sector. Kalimitan po dyan, ang gustong-gustong tumulong talaga, yung private sector. At tuwa po kami kapag yung na-refer namin bata, ay kinuha ng private sector para gawing scholar. So isa po sa ultimate objective, makapag-aral yung mga bata. Christian Lopez, humahataw sa balita. Ngayon! Bumuo ng isang estratehiya si Ukrainian President Volodymyr Zelensky upang tuldukan ang patuloy na gera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Itong humahataw na balita ni Cres Pugaban. Hataw Balita Ngayon! Napag-alaman ni U.S. Secretary of State Antony Blinken ang plano ng Ukraine na itulak ang Russia upang wakasan na ang gera sa pagitan ng dalawang bansa. Tinukoy ito ni President Volodymyr Zelensky bilang victory plan ng Ukraine. Layunin ng plano na magpataw ng mas matinding pressure sa Russia upang pilitin itong maghanap ng diplomatikong solusyon. Naniniwala ang Estados Unidos na may potensyal na magtagumpay ang naturang plano. Nais ni Zelensky na ipresenta ang nasabing estratehiya kay United States President Joe Biden at sa mga presidential nominees na sina Vice President Kamala Harris at Donald Trump. Wala pang opisyal na pahayag mula sa Kremlin hinggil sa bagong hakbang na ito. Cres Pugaban, humahataw sa balita ngayon! Hataw Balita Ngayon! Naaresto sa bansang Venezuela ang ika-apat na American citizen na umano'y konektado sa planong pagpatay kay Venezuelan President Nicolas Maduro. Ito ang humahataw na balita ni Kat Carriedo. Hataw Balita Ngayon! Inaresto ng autoridad ng Venezuela ang isang U.S. citizen matapos itong kumuha ng mga litrato ng military units, power stations at state entities. Ayon kay Interior Minister Diosdado Cabello, inaresto ang Amerikano sa Caracas at hindi muna pinangalanan.
Noong Sabado, hiningi ng Espanya sa Venezuela ang impormasyon hinggil sa pag-aresto sa dalawang Espanyol, tatlong Amerikano at isang Czech. Kasunod ang mga ulat na sila ay inaresto dahil sa diumanoy planong pag-destabilize sa bansa. Ang mga pag-aresto ay naganap matapos pauwiin ng gobyerno ng Venezuela ang ambassador nito sa Espanya ngayong Linggo. Kat Carriedo, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon. Naglabas ang Australian Institute of Health and Welfare o AIHW ng ulat hinggil sa nakababahalang bilang ng mga taong apektado ng demensya sa Australia. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw balita ngayon. Tinatayang umabot na sa 411,100 na Australianong ang nabubuhay na may demensya sa taong 2023. Batay sa ulat ng Australian Institute of Health and Welfare, katumbas ng 15 individual ang may demensya sa bawat 1,000 Australiano at 84 naman sa bawat 1,000 Australiano edad 65 pataas. Ang demensya ang numero unong sanhi ng kamatayan sa mga kababaihang Australiano, samantalang pumapangalawa naman para sa mga Australianong kalalakihan. Sa ngayon, hindi ito tiyak na sakit, kundi isang termino na ginagamit upang ilarawan ang iba't ibang sakit na may mga sintomas na nakakaapekto sa memorya, pag-uugali, at kakayahang makipag-ugnayan sa iba. Nagkakaroon ng pagliit ang ilang bahagi ng utak ng isang tao na may demensya, dulot ng pagkamatay ng ilang nerve cells hanggang sa ito'y tumigil ng gumana na makaganap ng mga pang-araw-araw na gawain. Ilan sa mga uri ng demensya ang Alzheimer's disease, vascular dementia, Lewy body disease, frontotemporal lobar degeneration o FTLD, Huntington's disease, alcohol-related dementia o Korsakoff syndrome, at Creutzfeldt-Jakob disease. May iba't ibang sintomas ang mga nasabing uri ng demensya, subalit nakadepende ito sa kung aling bahagi ng utak ng tao ang napinsala. Sa kabila ng tumataas na pagtanggap at kaalaman sa komunidad tungkol sa taong may demensya, hindi pa rin maiiwasan ang kakulangan ng pangunawa ng iba sa mga taong nakararanas ng demensya, lalo na kung sila'y nasa publiko. Kaya naman kasalukuyang nagtatrabaho ang pamahalaan ng Australia upang bumuo ng isang 10-year dementia action plan na kung saan hihingi sila ng payo sa mga taong nabubuhay na may demensya. Kabilang na rin dito ang kanilang mga pamilya at tagapag-alaga upang makapagbigay ng ideya at estratehiya para mapataas ang kaalaman ng mga tao tungkol sa nasabing sakit at makaisip ng mga paraan para gawing dementia-friendly ang mga komunidad. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon. Nagkaroon ng kumpiyansa ang mga home builder sa Estados Unidos sa taong retail sales na nagpapakita ng matatag na ekonomiya, habang ang Federal Reserve ay nagbabalak naman na magbaba ng interest rate. Ito ang humahataw na balita ni Noni Ramos. Hataw balita ngayon. Nabuhayan ng loob ang US home builders ngayong Setyembre dahil sa pagbaba ng mortgage rates matapos ang 4 pagtaas. Umabot sa 41 ang NAHB Wells Fargo Housing Market Index, habang inaasahan ng Federal Reserve na magsisimulang magbaba ng interest rates sa lalong madaling panahon. Bumaba sa 6.20% ang average na 30-year fixed mortgage rate na nagbigay ginhawa sa housing market. Ayon kay NAHB Chief Economist Robert Dates, mahalaga ang pagbaba ng gasto sa konstruksyon para sa housing affordability. Itinaas ng Atlanta Fed ang kanilang third quarter GDP growth estimate sa 3% na nagpapakita ng matibay na ekonomiya. Tumaas ng 2.1% ang year-on-year retail sales, ngunit bumaba ng 1.4% ang sales ng online stores. Bumaba ang sales sa gasoline stations dahil sa mas murang presyo na nagbibigay ng pondo para sa iba pang panggastos. Pinag-iisipan pa ng Federal Reserve ang pagbababa ng interest rates na may 59% na tsansa para sa 50 basis points na pagbaba. Tumaas ang stocks sa Wall Street, kung saan pansamantalang nagtala ng record high ang S&P 500. Noni Ramos, humahataw sa balita ngayon. Na ganunsyo na ang ilang lokal na pamahalaan sa bansa ng suspensyon ng klase dahil sa masamang panahon na dulot ng tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Walang pasok sa lahat po ng antas ng pampublikot-pribadong paaralan,
sa Valenzuela City, ilang lugar sa Bulacan kabilang ang Baligtas, Bukawi, Bulacan, Bustos, Kalumpit, Hagonoy, Marilao, Maykawayan, North Sagaray, Obando, Pandi, Pombong, Claridel, Pulilan, San Miguel at Santa Maria. Sa Pampanga, no face-to-face classes ang lahat ng antas sa Arayat, Florida Blanca, Mabalacat, Magalang, Mexico, Minalin, Porac, San Fernando, San Simon, Santa Rita, Santo Tomas, Sasbuan, kasama na po ang Angeles City. Kansilado rin ang pasok o level sa Bamban, Tarlac, Candelaria, Zambales, Olongapo City, Rosales, Pangasinan. Sa Negros Occidental, walang pasok rin sa lahat ng antas sa Cagayan, Himamaylan at Murcia. Habang sa Antique, no face-to-face classes din sa Culasi at Pandan. Samantala, preschool to senior high school naman ang walang pasok sa mga sumusunod na lugar. Baliwag City, Bulacan, Malolo City, Bulacan, San Ildefonso, Bulacan, San Rafael, Bulacan at Makabebe, Pampanga. Hataw, balita, ngayon! Matapang na humarap si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng Kamara kahapon, September 18, hinggil sa pondo ng kanyang opisina. Tumanggi itong manumpa dahil hindi naman umano siya witness kundi resource person. Muli ring iginiit ng pangalawang pangulo na wala silang maling paggastos ng pondo at politika lamang ang nasa likod ng naturang pagdinig. Samantala, sinabi rin ni VP Sara na ang talagang layo ng pagdinig sa Kamara ay para magawa ang nilulutong impeachment laban sa kanya. So, you may try to destroy me. You can skin me alive and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbowed. Kasi nagsabi na siya kanina, di ba? Determination of malfeasance, non-feasance, misfeasance. So ibig sabihin, merong ginawang mali. Nagpa-practice sila kung ano yung kakagat sa impeachment. Eh kahit anong gawin nila, wala talaga kaming ginawang mali sa Office of the Vice President. Yan ang rason kung bakit ayaw pumunta ng mga tiga-Office of the Vice President at sinabi nilang ako na lang yung ipapadala nila. Maaaring kinundi na ng Maguindanao del Sur Police Provincial Office ang magkahiwalay na insidente ng pamamaril at pagpatay sa isang municipal councilor at isang barangay kagawad nitong Martes, September 17. Kinilala ang mga biktima na sila Buluan Municipal Councilor Muhammad Usman Alamada na pinagbabaril sa loob ng kanyang sariling karinderya at ang kagawad na si Elvin Moires ng Barangay Bongo, South Upi na biktima rin ng pamamaril habang dumadalo naman sa isang kasalan. Nakikipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan sa pulisya para sa agarang investigasyon upang matukoy ang nasa likod ng pamamaril. Bumuo na rin ng Special Investigation Task Group ang PNP na tumututok sa mga kaso. Naglabas ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 15.9 milyong pisong tulong pinansyal para sa mga naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon. Ayon kay DSWD spokesperson ASEC Irene Dumlao, nasa 17,279 na pamilya mula sa 23 barangay sa Negros Occidental at Negros Oriental ang lumikas at nananatili ngayon sa evacuation centers. Nagbabala ang PBOC sa posibleng magmatic eruption ng Bulkang Canlaon at pinayuhan ng mga residente malapit dito na lumikas na dahil sa banta ng lahar. Hataw, balita, ngayon! Itinataguyod ngayon ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice sa Science City of Muñoz sa Nueva Ecija ang Good Agricultural Practices o GAPROVE Rice sa mga rice farmers sa bansa. Layunin ng hakbang na magkaroon ng competitive advantage sa merkado ang mga magsasaka at makasiguro na ligtas ang mga produktong bigas
na binibili at kinakain ng mga consumer. Si Danny Monar, humahataw! Hataw Balita ngayon! Daang-daang magsasaka mula sa iba't ibang rehiyon ang nakibahagi sa 2024 lakbay-palay ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice sa Science City of Muñoz sa Nueva Ecija nitong Miyerkules, September 18. Tampok sa programa ang iba't ibang teknolohiya, variety ng palay at mga makabagong makinarya na magpapagaan sa trabaho ng mga magsasaka. So sa amin po, ang patuloy na challenge lagi sa PhilRice po ay yung may pataas yung ani ng magsasaka. Tapos ngayon, dahil may climate change, malabanan yung challenges po ng climate change. So yung mga breeders po namin, yun ang pinagtutuunan. Problema halimbawa ang kakulangan sa tubig. So kakulangan sa labor. Kaya yung mechanization, pinupush. Saka yun pong direct seeding, no? Para hindi ka nagagamit ng napakadaming tao. At dahil papalapit na ang dry planting season, itinataguyo din ng ahensya ang paggamit ng mga matataas na uri ng binhi na kayang umani ng 200 kabampalay kada ektaryan lupa kumpara sa mga pangkaraniwang binhi na itinatanim na umaani lamang ng higit 100 kabampalay kada ektaryan lupa. Iba po ang yield performance siyempre nitong tinatawag nating mga hybrid varieties kasi meron po siyang katangian na tinatawag po naming hybrid vigor or heterosis na hindi ito natataglay ng yung mga inbred na varieties. Kaya po pag maganda ang panahon, especially during dry season, ay mas pinopromote po natin yung iba't ibang klase po ng hybrid varieties. Kaya nga po, yan po yung opportunity sa ating mga magsasaka na subukan. At yan naman po talaga yung purpose. Kaya po tayo nag-develop o nagpo-produce po ng mga hybrid na varieties. Kasabay ng isinagawang talakayan kung saan nabigyan ng pagkakataon ang mga magsasaka na maidulog sa mga rice specialists, ang mga issue at concern na kanilang kinakaharap ay ang launching naman ng GAPROVE Rice. Sa pamamagitan ng QR code na nakalagay sa mga label at packaging ng mga bigas na bibilhin ng mga consumer mula sa mga rice cooperative, malalaman na rito kung saan nanggaling at kung ano ang mga kasanayang isinagawa upang maiproduce ang masabing rice product. Layunin ng GAPROVE Rice na maipalaganap ang pinakamahusay na kasanayan sa agrikultura upang magkaroon ng competitive advantage sa merkado ang mga magsasaka at makasiguro na ligtas ang mga produktong bigas na binibili at kinakain ng mga consumer. Inaasahan po natin sana lahat po ng mga kooperatiba po natin or lahat ng mga farmers natin ma-certify po yung kanilang mga farm para sigurado po tayo na yung kasanayan na ginagamit po nila sa agrikultura ay nakasunod po doon sa mga recommendations po ng mga research institution. Sa datos ng ahensya, mayroon 282 farm na na-certify at nasa mahigit 1,000 naman ang inaasahang ma-certify bago matapos ang taong 2024. Samantala, ibinalita naman ang PhilRice na umabot na sa 18.25 million bags ng certified inbred seeds ang naipamahagi na sa 1.77 million farmers sa bansa sa patuloy na seeds distribution ng ahensya sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCE program. Nakapagsanay naman ang 290,000 magsasaka at extension workers at nakapagpamahagi ng 11.3 million rice-related informational materials bilang suporta sa agricultural community. Danny Monar, humahataw sa balita ngayon! Hataw Balita ngayon! Itilahad ng Department of Labor and Employment o DOLE ang matagumpay na mga programa at inisiyatibo para mapabilis, maging maayos at maaasahan ang kanilang serbisyo. Samantala, sa katapusan ng buwan ng Setyembre naman, inaasahang magiging epektibo ang dagdag na sahod para sa mga manggagawa sa Calabarzon. Si Aris Silvestre, humahataw! Hataw Balita ngayon! Tinalakay ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pinakabagong wage order nito sa rehiyon kahapon September 17. Dito tiniyak ng ahensya na may tamang sahod at kasama ang pag-asenso ng bawat manggagawa sa rehiyon. Ayon kay Provincial Director ng DOLE na si Gildo Recio, nagkaroon sila ng advokasya laban sa child labor. Basically, ang legal age po ng mga bawat Pilipino ay 18 years old pataas na yung natrabaho. May mga pagkakataon na yung mga bata, edad 17 pa baba, ay nagtatrabaho na malinaw sa kakulangan ng kinikita. Yun po, 15 to 17, pwede po silang magtrabaho without permit from the Department of Labor and Employment. Ano po?
ating dapat asaktos. Very limited, 4 hours lamang, hindi pwede magtrabaho sa gabi. Samantala, aabot naman sa 21 pesos hanggang 75 pesos ang daily minimum wage sa Calabarzon, 450 hanggang 560 sa mga non-agriculture sector, 425 hanggang 500 pesos sa agriculture sector, at 425 naman sa retail and service establishment employing. Tayo po ay mayroon na pong bagong wage order na pinangalan ng wage order number 4A-21. Ito po ay nailatada na po sa ating pahayagan noong ika-14 po ng ating Setyembre ngayong taon. So basically po ang ating po kinaabangan dito ay mapalipas natin yung 15 days para po ito ay ganap na pong maging epektibo at consistent po doon sa ating rules. Ito po ay maging epektibo on September 30, 2024. Laking pasasalamat naman ng maliliit na manggagawa sa rehiyon dahil malaking tulong sa kanila ang dagdag sahod upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Malaking bagay po yung pagtaas ng sahod natin ngayon. Mapasasalamat sa ating may taas na awa ng Diyos, dinagdagan yung sahod natin at makakaipon-ipon para sa ating pangangailangan. Sasapat sa pangangailangan, araw-araw. Oh naman, malaking bagay yun, siyempre. Dami ng bayarin, tapos tumataas pa yung bilhin. Malaking tulong yun. Patuloy naman ang kanilang programa at proyekto para maabot pa ang mga manggagawang Pilipino sa rehiyon. Ari Silvestre, humahataw sa balita ngayon. Walang balak na bumaba sa kanyang pwesto si Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Ito'y sa kabila ng pagkatalo sa pangalawang pagkakataon ng kanyang Partido Liberal sa naganap na halalan sa Montreal. Gayunman, nananatiling determinado ang leader na makapanatili sa pwesto hanggang sa sumapit ang pambansang eleksyon. At mula sa Edmonton, Canada, itong humahataw na balita ni Charles Corpus Live. Charles, gaano na ba katagal ang pananatili ni Trudeau sa pwesto? Yes amigo, halos nasa 9 na taon na nanunungkulan si Canadian Prime Minister Justin Trudeau sa bansa. Gayunman, walang kasiguraduhan kung ang Partido Liberal na pinungungunahan nito ay makapananatili pang nasa mayorya matapos na matalo ng 2 beses sa isinagawang espesyal na eleksyon. Malaking dagok din sa kanya ang pag-atras ng suporta ng New Democratic Party ni Jagmeet Singh na nagbigay daan sa Conservative Party upang maging kasunod na mayorya sa parliament. Mayiging malaking balakid kay Trudeau ang kawalan ng maay sa paraan upang ibigay nito ang kapangyarihan sa kabila ng internal pressure sa kanya. Balik sa'yo, amigo. Oh, Charles, yung eleksyon ay isasagawa dyan sa Canada, anong buwan ba? Yes amigo, ay nga kay Bloc leader Yves Francois Blanchet, hindi niya na inaasahan na tatagal pa ang kasalukuyang sesyon ng parlamento. Kaya nung Martes, sinabi nito na hindi niya inakala na ang mga partido ay maghahangad na magpilit ng isang non-confidence vote pagkatapos ng Halloween dahil ayun ay maglalagay na isang halala na masyado malapit sa Pasko. Ngunit ipinahiwatig nga niya na maaring uminit ang mga bagay sa kalagitnaan ng Oktubre. Yun, naniniwala siya na magiging hotspot ang month ng Oktubre. Balik sa'yo amigo. Okay, maraming salamat Charles Corpus mula sa Edmonton, Canada. Hataw, balita, ngayon! Isang seremonya ang ginanap noong Linggo sa Macau Union Hospital bilang tanda ng mahalagang hakbang sa pangangalaga ng mga pasyente na may rare diseases. Ayon sa Pangulo ng Hong Kong Alliance for Rare Diseases, malaking tulong ang pagbubukas ng bagong hospital sa Greater Bay Area, panaliksik at paggamot ng mga rare disease. Ito ang umahataw na balita ni Chris Aguado. Hataw Balita Ngayon! Nagsagawa ng seremonya noong weekend, isang araw bagong opisyal na pagbubukas ng Macau Union Hospital sa Cotai. Magbibigay ang nasabing ospital ng access sa mga pasyente sa pinakabagong kagamitan para sa paggamot ng rare diseases.
Ayon kay Elsie Aoyong, Secretary of Social Affairs and Culture, isang ospital sa mga pangunahing proyekto ang pangkalusugan ng Macau na magbibigay ng mataas na kalidad ng paggagamot at magpapalakas ng ugnayan ng mga rehiyon sa larangan ng medisina. Binigyan din naman ni Zhang Shuyan, Pangulo ng Peking Union Medical College Hospital, ang kahalagan ng pagtutulungan ng mga eksperto sa medisina para sa epektibong paggamot ng mga rare diseases. Layunin nilang bumuna isang platform para sa palitan ng kaalaman sa medisina. Sinabi naman ni Chan Kinping, Pangulo ng Hong Kong Alliance for Rare Diseases, na may potensyal ang Macau na maging sentro ng pangangalaga sa mga pasyente na may rare diseases. Samantala, may higit 200 eksperto ang dumalo sa mga itinakdang seminar. Ikinatuwa ng isa nating kababayan sa Macau ang pagbubukas ng ospital. Panahon kasi na to, napakadami ng may sakit, ang dami nagkakasakit. Nakakatuwa lang malaman na dito sa Macau, meron ditong ospital for the rare diseases cancer. Chris Aguado, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, PAGASA. Nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility. Ito, binantayan natin na si Bagyong Helen at patungo na po ng Eastern China. So ibig sabihin po, wala na tayong bagyo na minomonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility. However, asahan pa rin po mga paulan ngayong araw dahil pa rin yan sa habagat or southwest monsoon na slightly in-enhance po nitong si Bagyong Helen. Samantala, base rin sa ating latest satellite animation, meron tayong mga cloud clusters or kumpul ng ulap na namataan dito sa kaliwa at kanang parte po ng ating bansa. And meron ditong possible po na mabuo ng mga low pressure areas sa mga susunod pa na araw base na rin sa ating tropical cyclone threat potential forecast. But within the next 24 hours, wala tayong nakikitang mabubuong bagyo sa loob ng ating area of responsibility. Dahil pa rin po sa pag-ihip ng habagat, meron pa rin tayong gale warning or matataas sa mga alon dito po sa western seaboards ng Luzon. Asahan nyo hanggang 4.5 meters sa western coast of Pangasinan, gayon din sa Zambales, western Bataan, gayon din sa northwestern coast of Occidental Mindoro at western coast of Palawan. Kapag meron tayong gale warning, pagbabawalan po yung ating mga maliliit na mga sea boats, lalo na po yung ating mga kababayan na nangingisda. Habang sa natitirang baybayin pa rin ang ating bansa, asahan ngayong araw ang 1 hanggang 3 metrong taas na mga pag-alon. Iiral pa rin ang rough sea conditions or maalong karagatan sa baybayin po ng Ilocos Region, Zambales and Bataan. Day tomorrow po yan, then pagsapit po ng weekend, asahan pa rin po sa may Ilocos Region, Batanes and Babuyan Islands ang maalon na karagatan. Sunrise po natin ay 5:45 ng umaga, sunset ay 5:54 ng hapon. Yan muna ang latest mula dito sa weather forecast ng PAGASA. Ako po si Benison Estareja, mag-ingat po tayo. At napanood po natin ang update mula kay PAGASA Weather Specialist Benison Estareja. Tandaan sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Awit Kapitulo 30, Talatang 10. Iyong dinggin, O Panginoon, at maawa ka sa akin. Panginoon, maging saklolo nawa kita. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong maga ng Huwebes, ika-19 sa buwan ng Setyembre 2024. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo Sherwin Tulubong. At yan po ang mga mahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Thursday morning, September 19, 2024. Mula rito sa Amman, Jordan, ako si Bert Cerudo. Ako naman si Sunny Cos mula rito sa Los Angeles, California, USA. At dito sa UNTV at UNTV, Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.